Hello po sa inyong lahat dyan. Ito, sasamahan niyo po ako para magluto ng munggong pula. Tara, samahan niyo po ako para maging masarap ang luto ni Manay. Mga kasupi, mga ka-team support, OFW, samahan niyo po ako para magluto. Yan, may kawali po akong nakasala. Magigisa po tayo ng munggo, munggong pula. Balatong po, pag tinahwag po sa probinsya, balatong. Ang masarap na balatong. Lagyan po natin ang mantika. Hindi lang po itong lulutuin ko. Ay. Pinalutong ko na po ito ng korte kanina. Salam po natin. Subuhang unahin natin para medyo malutong siya. Kasi mas maganda po malutong. Ito po yung kanan. Tumatarsik. Lagyan po natin ang bawang. Sana po natin yung bawang. Nakisa na po natin yung bawang. Lagyan na po natin yung sibuyas. Sibuyas. Ilaga ko na po pala yung munggo. Hindi ko na po pinakita kung paano ilaga yung munggo. Basta nilagyan ko lang po ng tubig, kumulo, inalo-halo, tapos nang lumambot, okay na, ito, mabibisa na po tayo, madali lang po yung gawin. Hindi ko na po pinakita kung paano maglaga ng munggo. Sunod po natin yung kamatis. Kamatis po pala, tinatanggal ko po pala yung buto. Para po ay kung meron pong tira, hindi po kaagad-agad napapanis. Yan po ang technique ng pagbibisa ng may kamatis. Hindi po po nilalagay yung sinasama yung buto at katapos. Kamatis lang po talaga. Pinipisap ko po yan para matanggal yung buto. Pinugugasan. Hindi ko po sinasama yung buto. Yun po ang technique ng hindi agad-agad napapanis ang ulam. Lalo na kung may mga trabaho po kayo tapos magluto na kayo sa umaga. Gigisa kayo ng may kamatis, lalo na pag wala kayong rep. Tanggalan nyo na po ng buto para hindi ka agad mapanis. Kasi lalo na pag mainit ang panahon, madaling mapanis ang ulam pag may kamatis. Pero pag tinanggal nyo po yung buto niyan, yung patas niyan, para sa akin lang po yun ah. Hindi ko po alam kung gusto niyong
gayahin. Tapos yung gusto lang yung gayahin yung technique ni Manay. Kasi nakakapanis po ang kamatis pag may kasama ang buto. So, palagyan po natin ang hipon. Hipon. Para po masarap. Ilagay ang munggo. Munggong pula po ang ginawa ko para na iba naman kasi lagi po kulay green ang munggo ang ginagawa natin. Kaya ako, ang ginawa ko mas munggong pula ako para na iba. Okay na po ito. At ilagay na po natin sa niluto nating munggo. Ito po, oh. Munggong pula. Balatong. O sa probinsya, Balatong. Salin po natin ito. At ilagay po natin dito. Saka po natin isalang ulit itong munggo natin. Buksan po natin yung apoy. At tulugan po natin ang Norcu. At lagyan po natin ang patis. Lagyan po natin ang patis. Depende po sa inyo kung gaano karami. Pero 2 tablespoon lang po nilagay ko. Kung maalat po kayo magtimpla, ay di maglagay na lang po tayo. Kung matapag naman kayo magtimpla, kundi lang po ilagay natin ang kamatis. Ay kamatis. Patis. Ano ba yan? Nating kumulo at maluto yung talagang lutong-luto yung munggo. Pag lumapot na po, okay na ito. Okay na po. At kung meron po kayong tinapa, wala po kasi akong tinapa kaya hindi ko po nalagyan ng tinapa. Mas masarap pa po kung meron tinapa. Wala po kasi nung dumaan natin na pa dito sa Tangay. Hindi po ako nakapunta sa Palintin kaya yan, walang tinapan. Meron po yung katerno, pritong galunggong. Magpiprito po akong galunggong. Masarap po sa munggo pag merong katerna prito. Pritong dalaga, pritong tilapia, galunggong, kahit ano pong prito, basta pag munggo po ay masarap po may kapartner na galunggong, na isda. Yan, intayin po natin kumulo at lumapot ang munggo. Yan, ayan po natin. Kumulo siya. Yan, kumulo na ang ating munggo. At tikman po natin kung okay na yung timpla ni Manay. Saktong-sakto lang po yung alat.
lapot na po ang mugo. Ayan. Malapot na po. Pwede na po natin lagyan ng ampalaya. Dahon ampalaya po ito. Mas masarap po kasi sa munggo yung dahon ampalaya. Pero kung wala naman po kayong dahon ampalaya, pwede naman po kahit anong gusto. Gusto nyong barbos kamote o malunggay, okay naman po yun. Basta para sa akin lang po, malunggay. Ampalaya ang gusto ko. Ayan, lagay na po natin. At patayin po natin na yung apoy. Ayaw ko po nagiging overcook ang dahon. Pag nilagay ko na po, papatayin ko na po yung apoy para masarap ang dahon na ampalaya. Ayan. Ito na po ang ating inisang munggo or balatong. Ayan. Sarap. Balatong. Ayan, kung bago lang po kayo sa aking channel, kung gusto nyo mag-subscribe, pakipagkaibigan kay Manay, pakisubscribe na rin. Pakisubscribe po Manay Recipe at pakipindot na rin po ang bell button para lagi kayong updated sa mga video ni Manay. Bye! God bless po!